Kapuliyan, Kapayapaan, at Sumahaling Lahat, mga kapatid. Sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay narito tayo muli upang ibahagi ang kanyang mga salita. At nakita natin kung paano ang bawat isa ay nagsusumaki, nagawin ang lahat ng paraan upang ang ating pagsamba ay hindi maputol o mahadlangan. Pero ang internet connections at ang bawat isa sa atin ay nare-reach kahit tayo ay hindi nakikita-kita. Ako, mahalaga ang bagay na ito upang palakasin ang ating mga pananampalataya dahil sa ganitong sitwasyon ay marami talaga yung nanghihina. Na para bagang ang interpretasyon ng iba, parang wala namang Diyos na nagmamalasakit. Yan, hindi niya na tumatakbo sa isip nila. Bakit niya hinahayaan na may mamatay? Ako, tanda natin na tayo ay nasa bahagi ng buhay na naglilingkod sa Diyos at ang bawat isa sa atin ay hindi nararapat na sabihin natin, okay, manghina ang loob, pero umatras ay hindi. Ano po, nangyayari talaga yan bilang tao, kaya tinatagdagan ng Diyos yung pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita ng ating pag-aaralan. Binigay ko po ang paksa na ito sa bawat isa sa atin, ayun ang title niya. Siguro nagtataka kayo bakit kulong. Ano? Dahil sa ibang term, meron siyang kahulugan na lockdown. Talakayin natin ito, bakit ba merong tinatawag na lockdown? At ito ay nagpapahiwati ng isang protection kung bakit pinukulong ang isang tao. Nandiyan na makikita natin may mga nakakulong sa bilibid. Eh bakit ba pinukulong sila? Dahil sila ay mapaminsalang tao. May rapist, may magnanakaw, may bomber, may papasabog. Kung bakit sila ay kinukulong para sila ay mapigilan. Sa sitwasyon na ito ay kaiba sapagkat ang bawat isa sa atin ay nakulong sa ating mga tahanan. Ano ba ang layunin? Bakit tayo ay nakukulong? Dahil nga po upang maiwasan yung pagkalat ng tinatawag na sakit na COVID-19 na yan. At dahil nagkakaroon nga ng hawaan, nananatili tayong nakakulong sa ating mga tahanan. Ano po? Kulong o lockup ay nangangahulugan ng pagkukulong o pagkakasara sa loob ng isang kaula, kulungan o teritoryo. Yan po ang kahulugan to. Yan, parang makikita natin, talagang hinadlangan yung kalayaan. Ano po, sa madaling salita, dahil nga, hindi biro ang lumabas ngayon at ating kalaban, sinasabi nga, hindi nakikita at ito ay umaatake, ano po, sa ating mga respiratory system. Yan ang maliwanag na kahulugan ng lockdown, walang tao. Pero sa Pinoy, makikita natin, maliwala yan, ibang bansa kasi yan, may snow. Sa Pinoy, talaga ang Pinoy, matigas ang ulo. Ano, lalabas at lalabas sila. Pero bilang mga Kristiyano, kahit tayo ay Pinoy, sumunod tayo sa sinasabi ng banal na salita o ng salita ng Diyos. Ano po? Para tayo ay mapanatiling buhay. Kulong o shut up, enclose a person, animal, or thing in a room or other place so that it cannot leave. Confined area, enclosure, enclosed, surrounded, imprisoned, or caged. Yan po yung napakaliwanag na kahulugan nito sa ating diksyonaryo. Ano po, at makikita natin kung bakit ito nga ang ating ibinigay na paksa dahil ito ay may kinalaman doon sa isang kasaysayan na nangyari sa banal na kasulatan. Ang pagkukulong o lockdown ay kauli din ng salitang kulong o shut up. Halos isa ang ibig sabihin na hindi dapat makalabas o makalipat sa ibang tao. Lockdown, pagkulong, people are not allowed to enter or leave a building or an area freely. Hindi ka makalalabas ng may kalayaan dahil nga dyan sa ipinatupad ng gobyerno ng Pilipinas na lockdown. Noong March 15, 2020 ay diniklara ng Pangulo ng Pilipinas ang malawang pagkukulong o lockdown sa kanilang sariling mga tahanan upang maiwasan ang mabilis na pagkakahawaan sa lumalaganap na sarot na COVID-19. Marami ang nagulat sa pahayag na ito. Dahil bawal nga lumabas ang sino man sa kanilang mga tahanan, yun lamang may quarantine pass ang pinapayagan ng mga tahanan upang makabili ng pagkain. So ito ay hindi normal.
Kaya nga yung iba ay halos umiyak, mas stress sa bahay. Meron tinatawag na symptoms of quarantine. Ito ay utos ng Pangulo, utos ng gobyerno ng Pilipinas upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng salot na karamdaman, manatili daw na ligtas, manatili sa kanyang tahanan o magpulong sa bahay ninyo. Ano, nakita natin yung mga pasaway na iba, nagsasabong pa dyan, pwede ba sila nagkahawa-hawa? May nagpapainom pa, kaya matakulit ang Pinoy. Pero sabi ko nga, kahit tayo Pilipino, nasa ilalim tayo ng kautusan ng ating Panginoong Diyos at kautusan ng gobyerno na dapat natin sundin para protektahan ang buhay. Stay at home. Sabi nga. Dahil maraming mapapahama, kaya sinabing magkulong na lang sa kanilang mga tahanan. Dahil delikado sa labas, lubhang mapanganib na ikapapahamak ng sino man na lalabas. Ang pangyayaring ito ay siguradong nakatatak na sa isipan ng lahat. Isa na lang itong alaala na maikukwento sa mga kabataan sa susunod na henerasyon. Kami, pag matatanda na kami, ako, dinaanan namin yan. Diba? Yung mga lolo namin dati, ay dinaanan namin kung paano kami sinakop ng hapon. Diba? Kami naman ngayon na magkukwento, kung paano namin ganito. So may mga aral tayong makikita dyan kung bakit yan ay sinasalaysay o inilipat ng kwento. Ano po, iba't iba tayo ng karanasan. Huminto ang mundo dahil sa atake ng pandemya, nahadlangan ang lahat sa kanilang mga kalayaan na lumabas at magpakalat-kalat saan mang dako. Meron niyang kahalintulad, ano po, sa Biblia. Sa Biblia ay may ganito rin tagpo. Isang pangyayaring na itala sa kasaysayan ng tao dito sa lupa na hindi pangkaraniwang bagay dahil Diyos ang kanya ang siyang humator sa mga tao ito na nasa labas at napahamak. Kasi nangangaral itong si Lui sa kanyang pangangaral, yung iba ay hindi naniniwala. Ano ba ang layunin? Sila ay ikulong sa daong. Pinapapasok sila ay. Pero pinagtatawanan siya ng iba, yung iba ay nilalain. Paano uulan ngayon ay tag-araw? Parang ganon, ano? Makikita natin ang saraysay mamaya sa banal na kasulatan. Ito po, sa stress eh. Genesis 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko. Bakit? Sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na, bakit ganon? Yung nilikha kong tao, ang gusto, puro kasamaan. So lumaganap ito ngayon sa mundo. Yan yung salita, yung blue. Yung tinatawag na mundo na dapat sana isang matiwasay at maayos na tahanan, nagkaroon ng mga mapanganib na tao. Bakit? Eh dahil masama. Para sa panahon natin ngayon, hindi ka pwedeng basta-basta magpakalat-kalat yan. So napuno daw yung ng karahasan yung lupa dahil sa kanila. At narito sila'y aking lilipuling palakit ng lupa. Ang may sabi nito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa sa tao, na dumating doon sa point na pinanghinayangan niya yung tao, na dapat sana hindi na lang kayo, hindi ko na lang kayo nilikha. May lalarawan niya sa isang anak, kung ikaw ay nagkaanak, at yung anak may puro adik, hindi pa panghinayangan mo yan. Dahil hindi dumakat sa tabang landa. So yung lupa ay napuno daw ng karahasan, naging marami yung masasamang tao. Ngunit hindi lahat. Ano po? Then God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence because of them. And behold, I am about to destroy them with the earth. Para sinasabi niya sa ibang pansali, tatabunan ko kayo ng tubig. Ano, tatabunan ko kayo ng lupa. Nakita naman natin na kapag ka bumaha, medyo malago muna yan sa una bago tumaas. At meron tinatawag ng mga mudslide, ayan, yung napakaraming putik ang umpisa. Genesis 6:14, ang utos kay Noe, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy ng copper o ark. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Yung sahing na tinatawag, yun ay isang uri ng dagta na namuo o sa makatwid ay alkitran. Nakita na po kayo niya yung rating. Mapapansin natin na itinuro ng Diyos yung uri ng kahoy. Kasi hindi lahat ng kahoy lumulutang sa tubig. May lumulubog eh. Ang sabi niya,
Kung gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, ito yung uri ng kahoy. Sa ibang kahulugan niya ay yung salitang gopher na yan ay lumalarawan sa isang uri ng kahoy na talagang pag tinamaan ng tubig, mabilis dumutang. Diba? Make for yourself an ark of gopher wood. You shall make the ark with ropes and shall cover it inside and out with pitch. Yung may sahing na daw. So ayan po yun. Yung ipinakikita dyan na ginawa ni Noe ayon sa kalooban ng Diyos, may mga sukat-sukat yan na binabanggit pag binasa niya sa Genesis upang magkaroon ng separation at hindi mag-away-away yung nasa loob niya.